Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat. Saan man kayo naroroon? Ang problema nyo ba ay ang matagal nang di pagkaunawaan sa parte ng inyong mga mahal sa buhay? Tulad ng kapatid, kaibigan at lalo na sa ating mga magulang. Kung yes, yan ang ating pag-uusapan. But bago ang lahat, disclaimer lang po tayo. Sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong usapin, malaya po tayong makakapamili ng mga videos na ating pakikinggan at panonoorin. Ayan. May kanya-kanya tayong paniniwala, so irespeto natin ang bawat paniniwala na yan. So bago natin umpisahan, meron po tayong kandilang pula. So bakit po yan kandilang pula? Ang kandilang pula ay sumisimbolo sa pag-ibig, pagmamahal, na ayon ito sa ating topic or ritual na pag-uusapan. Ito ay sindihan nyo ng habang ginagawa nyo ang ritual na ito. And bago natin umpisahan ang lahat, kailangan ay tantyado na natin ang ating sarili, ay handang-handa na nating gawin ang mga bagay na ito. Ito ay ang ating suliranin sa hindi pagkakaunawaan or tipo bang matagal na hindi tayo nag-uusap ng ating mga kapatid, kaibigan, or magulang. Ako'y relate na relate dito, hindi lang po sa inyo ito nangyayari. So, bago ko impusahan ay ipapakita ko sa inyo ang ating mga kakailanganin dyan. Una, kailangan ay meron po tayong whole body kung sino man sa inyong mahal sa buhay ay gusto nyo nang maayos ang lahat. Whole body po yan, yan ako at ang aking anak. For example lang po ito, whole body lang po ng taong gusto nyong makaayos na, maayos na ang lahat. And kailangan natin ng rosary ba? Ano bang tawag doon ng book? Yung everyday na ginagamit natin tuwing magsisimba tayo or prayer book, yung booklet na dinadala natin. Kung meron naman po kayo nito ay pwedeng-pwede po, Bible po. So, ayan. And depende po kung anong relihiyon na meron kayo. May kanya-kanya tayong Bible. Yan po ay nire-respeto natin ang bawat relihiyon na meron tayo. And meron tayong papel. Meron tayong papel na ang lahat ng ating mga hinanakit nung tayo'y hindi mag-usap ay isulat nyo na po dito ang lahat. And dito sa harapan, pagdating dito sa baliktarin mo yan, isulat mo na yung mga hangarin at kagustuhan mo na maayos ang lahat at nandoon na yung pagpapatawad sa puso mo at bukas palad mo talaga na gusto nang gawin ito. Isulat mo po dito lahat at ito yung mga umpisa ng hindi nyo pagkakaintindihan. Isulat mo dyan yung picha kung ano, kung anong araw mo ito ginawa. Isulat mo dito. Kumpletuhin mo na buwan, picha at taon. So, siyempre kung may papel ay may ballpen tayo, pwede naman po kahit lapis lang ang gagawin. And kailangan ay may plastic tayo, pwede na po yun sa yellow, basta clear lang po yan. So ano-ano po ang mga dapat nating gawin dyan sa mga pinakita ko sa inyo? But bago yan ay gusto ko munang mag-share sa inyo. Ako po ay relate na relate dito sa usaping ito. Kagustuhan na natin maayos. Unang-unang nakakasagabal po dyan ay ang ego natin. Ano ba sa ano yan? Ay yung pride. Yung pride po yan. Ibaba natin. Kung meron tayong kapatid na matagal na tayong hindi nagkakaintindihan, ay ibaba natin ang pride natin. Hintayin natin yung tamang panahon, tamang oras dyan na bumaba na yung kung ano man yung nandoon sa dibdib mo, ibaba na natin yung ego, ika nga. Ganon din sa kaibigan. At mas higit doon sa magulang, lalo't matagal na matagal nyong tiniis, hindi nyo nakausap, kinakausap magulang. Gusto ko kayong bigyan ng mga salitang
mga kadahilanan kung bakit nangyayari ang mga ito na hindi tayo nagkakaintindihan or hindi kayo nag-usap, nagbingihan kayo, nagkaroon man kayo ng masasamang palitan ng salita. Sa ating magulang, siyempre matatanda na yan, ano't ano man ang ugali ng ating magulang, may kimalupit man yan, matalas magsalita, ang pang-uunawa ay nasa atin na yan, lalo na sa kalidad ng ating kaalaman ng magulang natin, kasi hindi naman yan pari-pariho. Ang iba ay hindi rin yan nakapagtapos, so kung ano lang ang lumabas sa bunganga ng ating magulang. So tayo ang mag-a-adjust po dyan, mga anak. And payo ko sana, wag natin paabutin ng sobrang tagal na. And umabot na nga din sa ganon ang usapin na medyo tumagal na. 5 years? Napakatagal na po niyan. Ang isang linggo po ay matagal na, at sayang na sayang ang mga panahon na hindi kayo nag-uusap. Unang-una po, alisin natin yung galit, anuman, gaano man kasama yung mga nangyari. Alisin po natin ang galit. Kung tayo man ang may pagkakasala, baba ang ego. At kung ang magulang natin ang may pagkakasala, ibaba pa rin natin ang ego natin. Tayo ang magpakumbaba at tayo ang umunawa at tayo ang gumawa ng move para maayos ang lahat. Huwag niyong sayangin ang mga panahon na dapat ay nayayakap niyo ang inyong mga magulang. Hayaan niyo. Pag ganitong usapin, umiiyak ako. Ayan. Huwag niyo yan sasayangin. Ang mga panahon na dapat niyayakap nyo ang inyong mga magulang, ibaba natin ang ego. So, yun na nga, handang-handa. Ang susunod na gagawin, at tantyahin na natin ang ating sarili. Huwag na natin patagalin yan. Ihanda na ng ating sarili na naisip na natin at binubulong na ng puso natin na pumunta tayo sa magulang natin. Tayo na ang gumawa ng kaparaanan na walang kaabog-abog, hindi mo na namalayan ay yung mga paa mo ay humahakbang na papunta sa ating magulang, kapatid or kaibigan. So ano-ano yung ating mga gagawin dito? Yung papel na yun, yung mga kahilingan mo, ipo-fold nyo po yan ng ganito. Hanggang ilang fold ang gusto nyo ay pwede naman. Ayan. Ang papel po ay kahit anong kulay po ay pwede na yan. So i-fold po yan natin. Ayan, paganyan. And yung picture naman ay ilalagay po natin dito sa pinakagitna. Ayan, sa gitna. And ang sulat ay nandito din po. Sa ilalagay natin yan dito sa Bible book. And of course, pagkatapos nito, ito na, ipikit nyo yung inyong mga mata at usalin nyo ang inyong mga kagustuhan, ang inyong willingness, ang kalinisan ng loob nyo na kayo na ang gumawa ng paraan, ng move, na ihakbang nyo na ang inyong mga paa papunta doon sa mga bingihan nyo or alitan. Ika nga, lalo na sa ating mga magulang. Hilahin nyo na ang inyong mga paa papunta doon sa kinaruroonan ng inyong mga mahal sa buhay na matagal nyong hindi nakausap. Ayan. Bago nyo ito, ginagawa nyo ito ng itong ritual na ito ay ipikit nyo ang inyong mga mata at damhin nyo, ilagay nyo dito. Ito ang picture niya in Bible or rosary, idikit nyo dito sa puso nyo. Yung sulat nandito din. At ipikit nyo ang inyong mata at usalin nyo na kung anong mga magagandang desisyon na nabuo sa buhay mo. And wag nyo nang sayangin yung mga panahon na matagal na hindi nyo nayayakap ang bawat isa, lalo na sa ating magulang. Kung matanda na po yan at hindi man natin hiniling na wala, pagsisisihan po natin ang lahat. Ayan.
Habang ginagawa nyo kung ano man yung mga hinihiling nyo, dinadasal nyo, kagustuhan nyo na mangyari, hayaan nyong palayain ang mga luha nyo dyan. Hayaan nyo yan kasi habang nagsasalita kayo, ginagawa nyo yung mga hiling, sayang, yung mga panahon, hindi nyo na mamamalayan. Ang mga luha nyo ay pumapatak na yan. Palayain nyo po yun. At hayaan nyo na isang araw ay pumunta kayo sa inyong mga kapatid or magulang or kaibigan, at lalo na sa magulang, talagang lumakad ka na, nabuong-buo ang paniniwala mo at pagpapatawad. Ikaw man ang nagkasala or ang magulang ang nagkasala, dalhin mo ito. Dalhin mo ito lahat at pumunta ka sa bahay ng inyong mahal sa buhay na matagal mong hindi nakausap. At wala kang babanggitin sa kanya, kundi ay iabot mo ito sa kanya. Iabot mo sa taong mahal mo at bigyan mo siya ng yakap. Yakapin mo. At pagkatapos noon, doon mo na iparamdam kung ano yung pagmamahal na pagkukulang. Kung ano yung pagmamahal at pagkukulang na nasayang. So ayan, papasinsyahan nyo ako. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga taong naniniwala sa mga ganitong usapin, mag-subscribe po kayo. Para sa mga susunod kong ritual, malay nyo kung ang susunod kong ibabahagi sa inyo ay ang inyo na palang suliranin. Pagpasinsyahan nyo na ako, relate na relate ako dito sa usaping ito. Maraming salamat sa inyo and I hope na naintindihan nyo kung ano yung aking mga gustong mangyari sa ritual na ito. Lahat po ay puro positive lang ang ating gagawin. Wala kang ibang gagawin kundi iabot ito sa inyong sa taong mahal nyo na matagal nyo nang hindi nakakausap. At gawin nyo ito ng hanggang makapag-desisyon kayo na papunta na kayo sa inyong mga mahal sa buhay na gusto nyo nang bigyan ng napaka init na pagyakap at pagmamahal. Yan. Maraming salamat po sa inyo and I hope na gawin nyo po ito ng walang bitterness na at layang-laya na po. Yung malayang-malaya na po yung inyong pakiramdam doon sa mga bitterness nyo. Maraming salamat po sa inyo and I hope na makatulong ako sa inyo. Ayan. Good day and mabuhay sa ating lahat. Salamat, salamat, salamat. Mabuhay po.